Hello creatures! Welcome back sa Ezio Creatures page. Today, naantatak ang aking mga tarantula ngayon. And nag-voiceover lang ako kasi speechless din ako sa mga oras na ito. As you can see, nagpapakain ako ng mga tarantula and suddenly bigla akong napansin na puno na ng maliliit na ants ang enclosure ng aking baboon tarantula. Shoutouts muna tayo guys, total voiceover lang naman ito. Shoutout kay Exotic Cave. Shoutout kay Mark Santos. Shoutout kay Peter John Gesta. Shoutout kay Heinrich. Shoutout kay Kidsotic Fans. Shoutout kay Slingshot. Shoutout kay Exotico. Kung gusto mo ma-shoutout sa vlog ko, all you have to do is drop a comment down below. Yun lang. And kung may kita nyo, yung mga maliliit na ants na yan is napakadami talaga. As in, nung nakita ko yan dyan, eh grabe. Kahit ako, ginagapangan ako ng langgam. Kung makikita nyo, punong-puno na ng maliliit na langgam. Eh, no? Eh, hindi ko alam kung saan nagmula yan. Kaya, ang gagawin natin, eh, aalisin natin lahat ng substrates dito. And, papalitan natin ang pinakabagong substrate. Pagkatapos, iririos natin ang tarantula. Hopefully, sana, buhay pa siya dyan. Yung mga oras na yun, eh, kabado ako. Kasi fossorial species ang mga baboons. And mahilig talaga silang mag-burrow sa pinakailalim hanggang sa hindi na natin sila makikita. Kaya ganyan, medyo nagpapanik na rin ako sa mga oras dahil kaya hindi ko na masyado na set up ng maganda ang camera ko. Kasi punong-puno talaga ng langgam and natakot din ako. Baka biglang mag-bolt yung baboons pag hinuhukay ko na siya kaya doble ingat talaga. So kung makita nyo, nag-boost na ako ng tubig. And yung purpose niyan is sa paglalagay ko ng substrate sa tub na yan, hindi na umakyat ang mga langgam. And if mag-bolt ang baboon sa enclosure, eh hindi siya makapag-bolt palabas ng tub kasi nga may tubig. Pero don't worry kasi kahit malaglag ang baboon sa tubig na yan, hindi naman siya malulunod. Ayun, nakita na natin yung baboon na buhay na buhay pa. And masaya ako kasi nakita ko na buhay pa yung baboon, may chance pa na maligtas natin. Eh no, makikita nyo, aalisin ko na yung baboon na yan. So yan nga pala ang Meridionalis, Ceratogyrus meridionalis, also known as Zimbabwe Grey Baboon. Nagulat din ako nung ilalagay ko siya sa catch cup kasi nanginginig din ako ng mga oras na yan eh, kaya yun. Buti naman, eh, na-control ko ng maayos and nalagay ko sa catch cup ang meridionalis natin. So, sa pag-handle ng mga tarantula sa catch cup, iwasan natin silang maipit, no? Yan talaga yung pinaka-importante. And yan, nice and safe ang baboons sa catch cup, which is good. And kung hindi natin siya inalis sa kanyang enclosure, siguro overnight mapapapak siya ng mga langgam talaga. And papalitan ko na ng substrate ang madumi niyang enclosure. So, nare-release ko na. At ang gagamitin natin substrate para dito is pure coco peat with halong topsoil. Meron dito tayong Vi topsoil mula sa Vitasec. So, available yun sa Facebook page nila. And syempre, hindi sila mawala sa Shopee. Kaya, get yours now. Ang topsoil ay kaya rin mag-hold ng humidity and para talaga sila sa mga fossorials na species ng tarantula. Kasi hindi sila basta-basta magko-collapse once na makapag-burrow na ang ating mga alagang tarantula or scorpions pwede rin. So sinadya ko na taasan talaga yung substrate and talagang plain na lang, hindi ko na nilagyan ng hide or cork bark kasi hindi na naman kailangan kasi maghuhukay lang naman sila and sila na mismo yung magpo-provide ng sarili nilang hide pag nakapaghuhukay na sila. At ayan, syempre, ilalagay na natin ang ating meridionalis sa kanyang enclosure. So, sana hindi siya mag-bolt. Medyo nagwawala na kayo. Delegado, pag nakawala ito, yari tayo. So kung makita nyo, nagugupit ako ng karton ngayon. Eh yun yung isa sa mga method na gagawin natin para malagay natin ng safe ang baboon sa kanyang enclosure. And tingnan natin kung gagana yung gagawin nating karton method.
Di ko alam kung natawag sa ganyang method ng paglalagay ng tarantula sa enclosure. Ang purpose niyan is para hindi siya mag-bolt and then malaglag na lang siya dun sa butas ng karton papunta sa enclosure. Kaso nagawa ko yata na napakaliit ng butas at hindi malaglag-laglag ang ating tarantula dun. Ayaw malaglag eh. So yan, tingnan muna natin. Struggle is real. Ayaw talaga malaglag, men. Kaya yan, gumawa ako ng panibagong karton na naman na mas malaki na yung butas para sure ball na dun sa enclosure yung baboon tarantula, kasi talagang bolty-bolty sila, kasi old world sila, talagang mabibilis yung mga yan. Nails, wak, pasok na pasok. Approve. Kung nakikita nyo yung carapace, yung legs, and then yung abdomen ng meridionalis, nakikita nyo, napakaganda, grabe. So, i-rehouse din natin or i-re-substrate din natin ang ating darling. May mga maliliit na langgam din dyan, hindi ganun kadami katulad sa meridionalis, pero mas maganda na hindi na mag-colonize ang langgam sa substrate ng darlingin natin, kaya alis na rin natin yan. Better safe than sorry, kaya gagawa na natin agad na action. Huwag kayong maglala sa gagamitin kong gunting, hindi ma-harm ang baboon dyan. Talaga nag-focus ako para hindi matamaan ng gunting ang baboon tarantula. Nawala kasi yung tweezers ko nyan eh, hindi ko alam kung saan ko nalapag. Pasensya na. Ayan, tinatapon ko na rin yung substrate. Hopefully na hindi siya mag-bolt. Pero kung mag-bolt naman siya, may tubig sa tub, which is dun malaglag ang baboon tarantula. And then that will make them slow, kaya makukuha din natin kung mag-bolt. Ayan, hindi naman siya nag-bolt dyan. Ayan ang darlingi. Ilalagay na natin sa catch cup natin. Shake-shake na ng ganyan. Pero persistent pa rin ang darlingi. Ayaw umalis sa inyo enclosure. Ayan o, tingnan nyo ah. Wow, ang ganda, grabe. Kung makikita nyo yung suma niya, nakapronounce na. Talagang horn baboon tarantula. And yung bagong substrate na may halong topsoil. Kukupit with topsoil niya. By topsoil, by the way. Tingnan nyo na, one last look. Wow, ang ganda, grabe. Yung sungay niya, nakaka-inlove. So yan, yung karton method na gagawin din natin sa darlingi. Iwas bolt yan, guys. Kaya gawin nyo rin yan kung ako sa inyo. Tamang pitik lang. Ops, ops, ops. Talaglag na, successful na naman. Nalagay na natin ang darlingi sa enclosure. Kung makita nyo, napaka-plain lang ng substrate and parang walang height. Pero tingnan nyo ang mangyayari sa update nito. So, abangan nyo yung magiging update ng dalawang yan. So, kung makita nyo, nalagay na natin safe and sound ang ating dalawang tarantula. Naligtas natin sila from ant attack. Kasi kung hindi ko sila inalis, by overnight, mapapapak na sila ng mga langgam. Promise. So, ito ang ating Ceratocyrus darlingi or African rear horn baboon. So, nakuha ko siya ng ganito lang kaliit. So, lalabas sa screen. And, ito naman, ang aking Ceratocyrus meridionalis. Also known as Zimbabwe gray baboon. No? So, nakuha ko siya ng ganito lang din kaliit. Talagang wala pa kahit na ano sa enclosure nila, di ba? Walang kahit na ano, hindi ko nilagyan ng hide, hindi ko nilagyan ng barrow or ng pre-made barrow. So, tinan nyo ang mangyayari sa update kung ano na itsura ng kanilang enclosure. This is 1 week simula nung naligtas natin sila mula sa ant attack. So, ipapakita ko sa inyo yung update ng dalawang to, no? Ipapakita ko sa inyo, tinan natin dito. Ito yung kay Meridionalis. Tinan nyo naman kung nasa siya ngayon. Nakagawa na agad siya ng kanyang tunnel. Yun o, so, and ito naman kay Darlingi, papakita natin. Ayun o, uy. So, kung mapapansin nyo, last week, hindi ganyan yung substrate nila, which is plain lang, na pa-straight. Pero ngayon, kita nyo,
may dalawang tunnel na ganyan. Tatlong tunnel palang nagawa ng ating meridionalis. So itry mo natin i-feed ng ating darlingi kasi nasa labas at halatang nag-aabang ng kanyang pang takedown. So pucha, huwag ka papasok dyan. Wala na, hindi natin makikita. Uy, lumbas. Pumasok kasi. Wala na, tinakedown niya na dun. Dito naman. Ito, babawi tayo dito. Kailangan makita natin yung takedown ito. Eh, yun oh. Dahil sa inyo, babawi tayo dun eh. Ang comment of the day natin ay wala kay Terrascorp TV at ang sabi niya, ang ganda naman ng setup Lods. Maraming maraming salamat sa napakaangas na comment na yung Terrascorp TV. And kung gusto mo feature ang comment mo sa channel ko, all you have to do is drop a comment down below. Kung gusto mo yung video, please hit the like button. Whoa! Kung may mga nakita ka mali, please comment down below kasi para sa akin magiging advice na yon. With that being said guys, make sure hit the subscribe button and the post notification bell so you don't miss any videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat kasi umabot ka hanggang dito. I'm Exo Creatures, be responsible pet keeper and I'm gonna see you in the next video. Peace! Nasa labas at halatang nag-aabang ng kanyang pang takedown. Oh, pucha, huwag ka papasok dyan. Wala na, hindi natin makikita.